Even American preachers believe na yung sentro ng kalakalan sa Revelation ay bansang Amerika po talaga. So, ito po ay talagang makikita po natin na sentro siya ng kalakalan, meaning mga tao, talagang yun ang ano, doon ang yung pala pinaka-sentro, no? Pinagmumulan ng lahat. Pinakamayamang bansa, pinaka-importanting bansa sa panahon natin ngayon, superpower po 'yan. Kung titingnan po natin. At syempre, I love America. Karamihan ng mga pinapadala sa akin galing po talaga doon. Blessings po talaga ni Lord, no? Galing po dyan. Pero ganun pa man, syempre may mga hula na matutupad. Pero sa ngayon, ipagpre-pray natin ng states ang Amerika kasi nakakatulong po sa maraming bansa. Ganun po yan. Tingnan po natin. Kasi kahit na ganun pa man ang sinasabi nila, ultimately nasa Lord pa rin kung ano ang mangyayari dito sa mga darating na panahon. Pero wala akong ibang makitang superpowers na superpower na bansa maliban sa bansang Amerika talaga. But I love America really, no? Pero syempre, mayroong mga hula diyan na nakasulat na po sa Biblia long time ago pa. At ito po ay makikita po natin. Actually, maski yung mga ibang mga manghula like Nostradamus and all that, you know what? Watch The Man Who Saw Tomorrow by Nostradamus, no? Orson Welles po yung narrator, and he's got a good interpretation of everything of the quatrains of Nostradamus, Michel de Notre-Dame. Maganda naman po yung movie. Kaya lang, syempre, kung i-compare natin sa mga pages ng Bible, may mga kaibahan po talaga. Marami po, pero sa ngayon, ginagamit ni Lord ang Amerika para ma-bless din ang ibang bansa. So, I love America. I love the USA. Nandiyan pong makamag-anak, kapatid ko lang dyan, no? Parents ko, dyan sila nakatira, no? Mga US citizens sila. So, yes, we're so blessed because of America. Ginagamit ni Lord ngayon yan. Pero, ganun pa man, only Jesus knows everything. Okay? At we believe that all na nakasaad sa Biblia, kahit naglumat man o matagal man, ito ay lahat ay matutupad dahil sinabi ng Panginoong Jesus. Okay? So, meron po mga ma-unfold sa araw ng rapture sapagkat mawawala na po tayong mga mananampalataya dito at lalabas na ang Antichrist. At so, yun ako, sunod-sunod na po doon paglabas ng Antichristo. Sunod-sunod na po. Hindi ko na po kailangan pang i-detalye dito pero isa lang po ang tiyak ko. Sunod-sunod na po.